Good day everyone. So in this video we are going to discuss about annuity. In investment, an annuity is a series of payments made at equal intervals. So examples of annuities are the regular deposits to savings account, monthly home mortgage payment, monthly insurance payment, and pension payments including the taxes ng mga land taxes or income taxes. So, annuities can be classified by the frequencies of payments dates. The payments or deposit may be made weekly, monthly, quarterly, yearly, or any other regular interval of time. So, parang katulad lang din siya nung mga last topic natin, which is the interest, simple and compound interest. Annuities may be calculated by mathematical functions known as annuity functions. So, an annuity which provides for payments for the remainder of a person's lifetime is called life annuity. At meron tayong iba-ibang klase ng annuity. The first one is the ordinary annuity. By definition, the ordinary annuity is the equal payments made at the end of each compounding period, starting from the first compounding period. So, base dito sa ating definition, kung gagawa tayo ng cash flow diagram, say for instance, ito siya. Yan. And yung upper natin, gawin natin siyang P. So, yung P natin dito is the present or ano, present amount. And then, lagyan natin siya ng grid. So, ito yung mga payment interval. No? So, 0, 1, 2. Kunyari, ganyan. No? Yan. So, in this N periods, so ito ang tawag dito ay N periods, no? Yan. Lagyan ko na lang siya ng dash line. Yan. So, tawag natin dito ay N periods. And of course, dahil annuity siya, so sa baba, sabi at yung payments are made at the end. So, at the end, so mag-uimpi siya sa 1. So, dito yung first annuity. Then the second annuity, the third annuity, yan, and so on. Of course, pag tinotal natin to, yung lahat ng mga annuity na yan, i-add natin yan, and this would have the future amount or F, no? Yung P natin dito is the present amount, no? In some other books, this is present worth, no? Yung F naman is the future. Yan. Okay? So, paano naman yung ating mga formula dito? Dalawa lang naman yung kailangan natin i-memorize na formula. Yung future at saka yung sa present. No? So, for the present formula or present amount, that is the annuity multiplied by the quantity 1 plus I raised to N. Minus 1 all over the I. Okay? And for the present, that would be the annuity multiplied by the quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over quantity 1 plus I raised to N multiplied by I. Okay? So, ito madali lang siyang i-memorize kasi halos the same lang yung present at saka yung future. Ang pinagkaiba lang nila, yung present amount, yung denominator ay na-multiply pa natin siya ng 1 plus I raised to N. So, pwede natin itong palitan ko ng kulay para makita natin yung pagkakaiba, no? Yan dapat yung future, no? So, pag gagawin natin siyang present, multiply lang natin siya ng 1 plus I raised to N. Okay? The next type of annuity is annuity due. By definition, again, so this is an equal payments, but it is made at the beginning naman. So kung kanina, at the end, ito naman at the beginning naman siya, no? So therefore, yung kanyang cash flow naman, mag-uumpisa yan sa zero. So katulad lang din kanina,
So, gawa tayo ng cash flow diagram. Ayan. And sabi nga dito at the beginning, so umpisa pa lang, may annuity na, no? Ganyan. And of course, this is also ganito. And the same din lang din siya dun sa ordinary annuity. So yung total ng annuity corresponds to the future amount. Okay? And of course, yung nasa taas, yung naka-dash line, yan. Ito ay end periods pa din, no? Then yung nasa baba naman, ito ay ordinary lang to, no? Ordinary lang yan. And so hanggang dito lang pala yan, no? Yan, hanggang dyan, si F. And then merong isa ditong naiwan, no? Kasi nga, zero tayo nag-start, eh. So ito, ordinary yan. Ordinary annuity, no? Plus merong isang period dito na naiwan. Okay? Yan yung parang advance. Kasi nga, yung payments natin made at the beginning of each compounding period. Okay? So, paano naman yung formula natin dito? So, for the present amount, yung F natin, para lang siyang ordinary annuity. So, sulat natin yung annuity multiplied by quantity 1 plus I raised to N minus 1 over I. Okay? And yung present naman, that is annuity multiplied by quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over quantity 1 plus I raised to N multiplied by I. Di ba yan yung kanina lang, no? Yun din naman yung formula for the ordinary annuity. So, ang pagkakaiba lang dito, sa annuity due, imumultiply natin to ng 1 plus I. The same, no? 1 plus I din dyan. So, dali lang mag-memorize ang formula dito sa annuity. Okay? Next, deferred annuity. So, sa deferred naman, yung first payment is deferred. So, pag sinabi nating deferred, parang naantala siya, no? At a certain number of compounding period after the first. So, hindi mo na siya magbibigay or hindi mo na siya magbabayad. Wala mo nang payment na magaganap, no? So, in cash flow, ganito siya. Yan. 0, 1, 2, 3. Yan. Siyempre, ito, wala mo na yan, no? Ito yung K. So, deferment ang tawag dyan or deferred time. Then, dito pa lang siya magbabayad. Kunyari, yan yun. Yan. And, of course, ito ay ordinary lang din naman, no? Yan. So, ordinary lang din yan. And yung nasa taas naman, yun naman yung ating periods. Okay? Pero syempre, N yan, N period, plus K. So, ang K kasi itong nasa unahan. So, 0, 1, and 2, no? Yan yung K natin. So, for the formula naman, yung ating future amount, formula for this, is the same with the ordinary. Pareho lang nung sa ordinary. So, that is F multiplied by, or A multiplied by what quantity 1 plus I raised to N minus 1 over I. And then, yung present amount naman, that would be the annuity multiplied by the quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over 1 plus I raised to, dito magbabago, no? Palitan natin to ng kulay. So, that would be K plus 1. Then, of course, balik natin yung multiplied by I. So, yun. So, pagkakaiba niya lang sa ordinary, sa denominator ng present amount, meron siyang K plus 1. Okay? And the last type of annuity is perpetuity. So, dito sa perpetuity, it is the annuity where the payment periods extends forever. So, di natatapos yung annuity dito, no? Infinite. So, yung cash flow niya parang ganito. Dot, dot, dot na lang, no? Kasi nga di siya mauubos dyan. 2, 3, yan, ganyan. And yung sa taas pa rin, that is the perpetuity or end periods.
Ayan. So, bakit ba wala yung total na f sa baba? Kasi nga, since infinity siya or continuous siya, continuous, no, yung annuity dito, indefinitely. So, therefore, ang formula lang na nandito is the present amount, which is just the present amount formula nung ordinary annuity, which is P is equals to the annuity multiplied by the quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over the quantity 1 plus I raised to N multiplied by I. Okay? So, yan. Na-discuss na natin yung pagkakaiba ng apat na type of annuity. So, again, balikan natin siya at the first slide. So, yung ordinary annuity, yung bayad niya ay at the end. Yung annuity due naman ay at the beginning. Yung deferred naman is deferred at a certain number of compounding period. And then, yung perpetuity naman ay infinite, no? Or di nga siya matatapos. Okay? So, let's have the example. Example number one. So, find the annual payment to extinguish a debt of 100,000 payable for 6 years at 12% interest annuity. So, yun. So, hanapin muna natin yung mga given. So, base dito, meron daw tayong given na present, no? So, that is 100,000. And then, meron din tayong time or N, no? Yung N natin ay 6. Yung rate natin or I is equals to 12% or 0.12. Okay? So, ngayon, gamitin natin yung present. Kasi present to, you know, present, no? So, ang required natin dito is the annuity, no? Find the annual payment. So, that's A. So, annuity yung hinahanap. So, using the formula, P is equals to the annuity multiplied by quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over the I multiplied by quantity 1 plus I raised to N. Binaliktad ko lang, no? Ako kasi mas gusto kong gamitin yung una muna yung I multiplied yung 1 plus I raised to N kasi naka-present tayo. Pero nasa sa inyo naman kung alin yung gagamitin ninyo, no? Okay, so isalpak na natin yung mga given. 100,000 is equals to, this is the required or yung ating hinahanap, no? Multiplied by the quantity 1 plus 12%, 0.12. Then, raise natin siya sa years. Yung years natin ay 6, no? 6 minus 1 all over 0.12 multiplied by 1 plus 0.12 raised to 6. Okay? So, kuha tayo ng calculator. Pwede nyo gamitin yung ating calculator and mag-shift solve na lang tayo, no? So, 100,000 is equals to, of course, yung annuity natin, gagawin ko siyang X. Then, multiplied by quantity 1 plus 12%. Ayan. Then, raise natin to sa 6. Okay? Then, minus 1. Then, close quantity. And then, our denominator would be quantity 1 plus I, 12%. Ayan. Raise to 6. Then, multiplied by 12%. Ayan. And, makukuha natin yung sagot, which is 24,322.57 pesos. Okay? So, therefore, ang annuity natin dito is equals to 24,322.57 pesos. Okay? Next example. What is the annuity required over 12 years to equate to a future amount? So, dito naman, ang hinahanap natin ay si F, no? So, therefore, yung F yung required, no? And of course, yung 200,000 natin dito, yung future amount natin of 200,000 binigay pala, no? Ayan, future amount of 200,000, ito na pala yung F, no?
unwitting pa rin yung hahanapin natin na A using the formula of F. Okay, ganun. And 12 years is the N, I is 8%. Okay, so proceed tayo sa formula. F is equals to the unwitting multiplied by quantity 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay, salpak natin yung mga given, 200,000. Ayan, equals to the annuity multiplied by 1 plus 8% raised to 12 minus 1 all over 8%. And by using calculator again, so that would be 200,000 is equals to alpha of x ulit. Ayan yung annuity. Okay. And 1 plus 8%, ayan, 10 raised to 12, kasi 12 years yan, no, minus 1, then over 8%, ayan, and ang sagot natin ay 10,539 pesos, so i-round off ko na lang siya, no, yung annuity natin dito would be equals to 10,539 pesos. What is the present value of an annuity of 2,000 pesos per year with the first payment received 3 years from today and the last is 8 years from today? So, ang sinasabi dyan is, ang given natin is 2,000 per year. So, that is your payment. Diba? Yan yung A. Periodic payment. Yan yung A natin. So, that is E is equals to, yung A natin is 2,000. Hindi ko man ilagay yung peso sign. Okay? Mamaya na lang at the end. Times 1 minus 1 over 1 plus ano yung I natin? That is 8. Okay? 8% or 0.08. Raised to, lakihan natin para makita natin to. Okay? Ulitin natin. P is equals to 2,000 times 1 minus 1 over the quantity 1 plus 0.08, yan yung rate natin, raised to N. Ano yung A, yung N natin? That is, kung ilang yung payment na gagawin. Sabi daw, mag-uumpisa yung payment pagdating ng 3 years. So, gawa tayo muna ng cash flow. So, halimbawa, ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ngayon, nag-umpisa magbayad sa 3, di ba? Meron ka ng 2K. Pag 4, 5, 6, 7, hanggang 8, meron ka ding 2K. So, ngayon, yung ating N dyan is kung ilang beses ka nagbayad, di ba? So, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, yun yung gagamitin natin na N or your number ng ating ano, conversion period, that is N. Okay, 6 over rate natin is 0.08. Okay, then close quantity. So, ayun, magka-calculator tayo at yung lalabas dyan is equals to, may peso sign na, lalagay ko na yung peso sign, 9,245.76 pesos. So, ayan yung ating present value. Doon pa lang yung sa 6 payment, ha. Okay? So ito is the present value within 6 equal payments. So ngayon, 'di ba merong ano, 2 payments na hindi natin siya hindi pa nagbigay or wala pang A, wala pang annuity payment, di ba? So, pwede pa nating isolve yun by using this formula. Okay? So, that is equals to present value at 2. Okay? Tapos, yung nahanap natin na annuity, 9,245.76 over quantity 1 plus yung rate natin, 1.08. Raised to 2. Okay? And that is just equals to, baka tayo magtaas. Ayan. Equals to 7,900
26.75. Okay. Ito pag pangalawang buwan pa lang to ha. Kasi ito yung sinasabi ko, yung 2 dyan is kapag yung payment natin is nasa number 2 pa. Diba meron tayong ano, equal payment, yung ating cash flow diagram. Okay. So pag dito ka nag-umpisa ng 2K, iba yung value nitong annuity na to. Okay, so 2K, 2K, 2K hanggang dito. Okay, so kasi meron kang rate, pero ito, ang total niyan, that is 9,245.76. Pero dito sa pangalawang ito, kapag hindi ka pa nagbayad, mababa pa naman yung amount. Okay, kasi ano pa lang yan eh, kumbaga second year pa lang. So, kaya nga yung present value at second year is 7,926.75. While yung present value at 6 or kapag 6 years na nagbayad ng annuity, that is 9,245.76. Ngayon, huwag nyo i-total ito. Kasi pag tinotal nyo yan, that is 2 times 6 or magiging 12,000. Hindi natin siya pwedeng i-total kasi meron pa tayong rate or yung annuity rate na 8% na gumagana din siya dito sa ating problem. So another example, number 2. You are making car payments of $315 per month for the next 3 years. You know that your car loan has an interest rate of 12.4. What was the initial price of the car? So ayan. So magbabayad ka daw ng 315 equal payments per month. So that is your A. So ito ulit yung gagamitin nating formula. That is equals to 1 minus 1 over 1 plus I raised to n all over I. Okay. So, ang ating A is equals to $315. Okay. 1 minus 1 over the quantity 1 plus. Yung ating I naman is 12.4 or that is equals to 0.124. Okay. Divided by 12. Bakit divided by 12? Kasi monthly yung pagbabayad natin. Okay. So, pwede ko siyang latihan. Para mas makita natin. Okay. Ito na lang. Solution na lang tayo. Okay. 1 minus 1 over quantity 1 plus I raised to n all over I. Okay. So that is equals to $315 times the quantity 1 minus 1 over 1 plus yung I natin is 0.124 over 12 raised to 3 years times 12. Okay, huwag kayong malito, yun lang naman yung letter I at saka yung letter N. Ito kasi yung I, diba, that is equals to rate over your M. That is equals to 0.124 over 12. At saka yung N naman is just equals to term times M or just equals to 3 years times 12. Okay, pwede nyo nang isimplify bago nyo ilagay dito sa ating formula, pero pwede namang hindi. Then yung letter I is just equals to 0.124 over 12. So ito din yan. Okay, so ang mahahanap natin dito na present value is equals to, okay, paka-compute na lang and verify nyo kung tama yung computation, 9,429.53. So yan yung present value ng car. Kung i-compute natin yung monthly amortization mo, that is 315 per month, diba? So that is 12 months times 36, okay, times 36. So, yung total amount na mababayad mo is $11,340. Okay? So, see the difference? Kasi ito yung actual na babayaran mo. Tapos, may discounted kasi hindi pa siya nagkakaroon ng interest. Ito meron ng interest yung actual. In a series of quarterly payments of 550 pesos each, the first payment is due at the end of 5 years and last at the end of 10 years and 9 months. If money is worth 6%,
compound and quarterly, find the present value and deferred annuity. So ngayon, hahanapin muna natin yung ating K, yung ating deferred deferment period. That is, sabi, 5 years. 5 years siya na yung first payment is magbabayad due on at the end of 5 years. So that is equals to 5 times 4. Saan galing yung 4? Kasi quarterly yung payment. So that is equals to 20. Minus 1 is equals to 19. Bakit tayo nag-minus 1? Kasi sa 5 years, nagbayad na siya ng isa at the end of 5 years. Okay, so halimbawa, ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dito pa lang, meron ka ng isang payment kasi meron ka ng isang nabawas na payment kasi nagbayad ka na sa at the end of 5 years. Okay, next given is our N. So, ang N natin is equals to 10 years and 9 months. So, that is 10, 9 over 12. Ngayon, isa-subtract natin dyan yung 5 years na deferment period. Okay, so that would be equals to 5 and 3 fourth. Bakit 5 and 3 fourth? Kasi 9 over 12 is 3 fourth. Times 4 ulit dahil compounded siya quarterly. And this would give us 23. Ngayon, dito naman magpa-plus ako ng isa. Bakit? Dahil yung binawas ko na isa doon sa K, mapapasok siya dito sa N. So that is equals to 23 plus 1 is equals to 24. Another given is equals to yung rate natin, that is 0.06, compounded quarterly, that is equals to 4, and this would give us 0.015. yan, so kompleto na yung ating mga given. Let us now go to the equation. So yung binigay kong equation, that is equals to P is equals to the annuity or yung payment natin times quantity 1 plus I raised to N minus 1 times I times 1 plus I raised to N plus K. Okay? Then input mo na yan yung annual, I mean yung series of payments na ginawa is yung A yan. Ano? So A is equals to 570. Ang hinahanap natin is yung present value or yung P natin. So this would equals to 570 times 1 plus yung I natin is 0.015 raised to N. Yung N natin is equals to 24 minus 1 over 0.015 times 1 plus 0.015 times yung N plus K natin, that is 24 plus 19. Then close. To get that, use calculator para isahan lang tayo. And the present value would be 8,604.19. Please verify to your calculator. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung time. Bakit meron tayong tinatawag na deferment period. So ito yung time frame. Ito yung time frame na 10 years and 9 months. Okay, so that is equals to 10 and 3 fourth. Ngayon, habang dumadaan yung time, hindi pa siya nagbabayad, nag-start siya magbayad at the end of 5 years. So, ikakat ko siya dito. Ito, kung halimbawa, ito yung 5 years, 0, din ito yung 10 and 3 fourth. Okay, at the end dito, saka pa lang siya nagbayad. So, dito pa lang siya magkakaroon ng payment na A. Okay, dyan pa lang mag-uumpisa yan, dire-diretso na hanggang dito. Dito, wala. Okay, no payment was made. Kaya tinawag siya na deferred annuity. Kasi hindi siya agad-agad, or I mean, meron siyang deferred periods. Another example, find the semi-annual payment at the end of every 6 months. So, yung ating M is 6 months or semi-annually. So, 2. The first payment is due at the end of 7.5 years and last at the end of 18 years. So, therefore, kailangan natin i-compute muna yung ating K.
So, yung K natin is equals to 7.5 times semi-annually, that is 2. So, this would give us 15 minus 1 kasi at the end magbabayad ka na. So, this is 14. Yung atin naman N is equals to yung total 18, tapos babawasan natin yung deferred period natin na 7.5. So, 7.5 is equals to 10.5 times 2 is equals to 21 plus 1 yung binawas natin dun sa K, that is equals to 22. Yung I natin is equals to 0.3 and half 0.35 over 2, that is equals to 0.0175. Yan, so dahil meron na tayong mga given, ilalagay na natin siya sa formula. Pero in this case, ang isa sa given natin is yung P. Okay, that is 30,900. Ang hinahanap natin yung equal payments natin or yung A. So ngayon ilalagay natin siya, input natin yung 30,900 is equals to A times the quantity 1 plus 0.0175 raised to 22 minus 1 over 0.0175 times 1 plus 0.0175 raised to yung N plus K natin, that is 36. Saan galing yung 36? That is 22 plus 14. Okay, close quantity. Then, shift solve natin. This will give us letter A natin or yung ating series of payment, equal payment natin is equals to 2,172.88 pesos. Please verify to your calculator. Okay, I hope you learn from this topic. Thank you for watching and please do subscribe to my YouTube channel.